What is up, YouTubers? Magandang araw mga ka-DIY. Alex na naman nagbabalik para sa ating panibagong video. And guys, sa video natin ito, pabigyan naman natin yung request ng ating isang ka-DIY kung paano daw ang connection ng tatlong speakers sa isang box na may kasamang tweeter. Okay, so meron tayong iba't ibang wattage. Okay, so meron tayong parehong wattage sa dalawa, mas mataas sa wattage at yung tweeter natin. Okay guys, so tuturo ko sa inyo yung tamang connection para maiwasan natin yung pagkasira ng ating mga amplifier at mas magamit natin ng tama yung ating speakers or balance yung papasok na power sa kanila galing sa ating amplifier. At bago tayo magpatuloy, sa mga bago pa lang guys sa ating channel, huwag niyo kalimutang mag-subscribe. Ayan guys, pakiclick niyo na notification bell right down below para ma-notify kayo sa ating mga susunod na bagong upload na videos. At syempre, pakilike and share na rin para makapagbahagi tayo ng konting kalaman sa iba at sa mga luma naman. Welcome back mga sir. Okay guys, at bago tayo magpatuloy, shout out sa sponsor ng t-shirt na to. Okay? So, Rebisco Bekeneme. Okay guys, so matapos ko ituro sa inyo yung tamang connection, isa sound test natin, okay? So itong apat na to ay isang channel pa lamang. Okay guys? So ganito yung mangyayari sa kabilang channel, parehong-pareho. Kaya ituturo ko ngayon isang channel lang. Let's go! Meron tayo ditong Joson. Okay, 800 watts. Estimated na sa 350 to 400 RMS yung kanyang wattage or true wattage. Okay, so pagdating sa ating crown, estimated 250 RMS bawat isa. Okay, so pareho. So nakalagay dito 900 watts max. Pero pagdating sa RMS, nasa 250 to 300 RMS ang bawat isa. Okay, pagdating sa ating mobile technology, so meron tayo 450 watts. Estimated 200 RMS ng ating tweeter. Kailangan natin syempre ng speaker wire. Okay? At kailangan natin ng, huwag natin kalimutan yung capacitor para sa ating tweeter. Okay? So marami nagtatanong pala sa atin kung kailangan pa ba ng dividing network. Okay? So sa wattage na to, para sa akin hindi na kailangan. Ayan. Pag mga below 300 or 250, 100 watts, ayan. So mas makabubuting lagyan natin ng dividing network. Or sa ating pagkukonek, laging nasa baba yung mas mataas na wattage sa kanilang lahat. Ayan. Lagi natin pagtabihin or pagsamahin yung or malapit sa isa't isa yung lugar nung parehong wattage para mas madali natin masiris yung connection nilang dalawa. So lagi nating ihuli yung ating tweeter. Ayan, dahil siya yung may capacitor. So usually ang ginagawa natin dito or yan sa mga baguhan nating ka-DIY ay puro parallel. Ayan, so pakita ko sa inyo yung final impedance kung ilan yung impedance kapag naka-parallel yung gantong setup. Okay? So ibig sabihin ng parallel ay yung pinagsama-samang polarity. Pula, positive. Ayan, pare-pareho ang connection or sama-sama. At ang negative naman or black ay pinagsama-sama din. Okay, yun ang parallel. Ayan. Okay. So pakita ko muna sa inyo yung parallel connection natin. Tapos sukatin natin kung ilan yung final impedance niya. Okay, so ito yung walang connection, ipaparallel lang natin dito. Ayan, ipit lang natin. So kailangan natin ng wire ulit. Okay, so may coding na siya, red, black. Connect lang natin yung black or sa negative yung black. Tapos pagdating dito sa kabila, ganun din. Ayan, ayan, nakaparallel na tayo.
Yan. Okay, so malinaw. So yung pula, laging nandun yung capacitor. At meron tayong crown, 2.2 microfarad, 250 volts. Yan. So ngayon po natin tester. Okay guys, usually or sa mga lalong-lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang. So ganito din yung connection na ginagawa ko dati. Ayan. Which is mali or mas mabigat para sa ating amplifier yung ganitong connection. Naka-parallel. Ayan, positive, positive, positive. Magkakarugtong yung positive. Ganon din sa negative. Okay ngayon, so guys, tester natin yung final impedance niya. Kung ilan. Okay? Ayun. Expected ko dito ay 3 ohms ang lalabas. Ayan, dahil yung tester natin ay hindi ganun ka-accurate. Pero kung paano sa 2.9 or 2.8, okay? So ibig sabihin, 3 or malapit sa 3. 3 ohms yung labas. Ayan, kasi tulad ng sinasabi ko sa ating mga nakaraang video, mas mahihirapan natin ang amplifier kapag bumaba tayo ng 4. Ayan, so pwede rin natin gamitin ng 2 ohms kapag ang power amplifier natin ay malakas. Ayan, lalong-lalo na sa mga class D. Pero hindi ko na nire-recommend or not recommended na dahil ang gamit naman nating amplifier ay class H karamihan. Okay, yung hindi naman ganong high-end na kaya mag-handle ng 2 ohms tulad ng mga car amplifier na hybrid or class D. Okay guys, so itong setup na to or connection na to ay not recommended, lalong-lalo na kung ang amplifier ninyo ay integrated amplifier. Okay, so mas madaling masira, mas madaling uminit, hindi pwedeng pangbabaran yung ganitong setup. Okay, so baka hindi tumagal yung inyong amplifier. So ngayon naman, tatanggalin ko na ngayon yung pinaralil akong isa. So itong dalawa ngayon ang gagawin nating series. Ayan, so para mapalabas natin yung mas mataas na ohms or impedance. Okay, so kailangan lamang natin isang wire. Ayan. Isang wire lang. At ngayon, tanggalin natin tong positive dito sa isa. Okay. So, lagi nating i-series yung same wattage. Ayan. Okay, so tanggalin muna natin pala to para malinawan kayo. Okay guys, so sa pagsi-series pala, kailangan lang natin na isang cable. Ayan. Dugtong natin yung speaker wire. Positive papunta sa negative. Ayan. Okay. So ngayon, pagdating dito sa kabila, yung negative na dahil black. Ayan. So negative. At pagdating naman dito, yung positive. Okay, so ganyan lang kasimple. Sukatin natin yung impedance. Okay. Okay guys, so naging 4.5 yung ating impedance or 4. So ulitin ko lang, ang setup na to ay isang channel pa lamang. Okay, sa kabilang channel, ganito rin setup. Okay, so ito yung dulo ng ating speaker. So ikukunik na lamang natin sa ating amplifier at magsasound test na tayo. Okay.
Okay mga kadewe, so gumamit tayo dito ng Concert K650. Ayan. Okay yung ating DXB equalizer at yung ating mixer. Okay. So gamit tayo ng Bluetooth receiver para sa ating player. Yung ating Android phone. Yung ating player. Okay, so ito yung ating connection na ating speaker. Papunta sa likod. Okay, so yan lang gagamitin nating amplifier. Okay. So magbo-volume tayo dito sa 12 o'clock. Yan. 12 o'clock lang.
Okay mga DIY, so dito na nagtatapos yung ating video. Maraming maraming salamat sa mga nanood hanggang sa uli. Okay guys, at bago tayo tuloy magtapos, sa mga bago pa lang guys sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe. Ayun guys, pakiclick nyo rin notification bell right down below para ma-notify kayo sa ating mga susunod na bagong upload na videos. At syempre, pakilike at share rin para makapagbahagi tayo ng konting kalaman sa iba. Okay guys, so ganun lang kasimple yung ating wirings. So mas nare-recommend ko pa rin yung dalawang speakers per channel. Ayan, kasama yung tweeter, bari tatlo. Pero yung gantong setup or ganuntong connection, walang masama. Ayan, dahil tayo mga Pilipino, gusto natin maliit na makina, malaki ang kargada. What? Tama ba? Maliit ang makina, maraming kargada. Tama ba? Kasi tayo mga Pilipino, nagtitipid or matipid tayo pagdating sa mga gatong bagay. So gusto natin, isang amplifier, 8 speakers, 6 speakers. Ayan, so ganun ang mindset natin. Which is mali, dapat mas malaki ang makina. Ayan, at para sa kanyang karga or load ng mga speakers. Okay guys, at muli, ito ang inyong likod, Alex Ola nagpapaalala, if you're not perfect, do it yourself.